Ang mga hindi maipaliwanag o mga supernatural kung tawagin ay nauugnay sa gawain ng hindi makadiyos. Ayon pa sa isang historiador na ang mga sinaunang mga panahon na ang Diablo di Umano ay nakapagbibigay ng kapangyarihan sa isang tao upang makagawa ng hindi maganda at makapanakit ng kanyang kapwa. Kapalit ng kapangyarihang itim na ito ay ang debosyon nito sa kasamaan at paminsan pa ay mismong sa Diablo na siya namang kokolektahin ang kaluluwa ng taong ito pagdating ng tamang panahon. Nang 14th century sa Europa ay talaga namang kalat sa ilang mga kolonya ng Inglaterra ang ganitong klase ng paniniwala. Isa sa pinakatanyag na pangyayari ay ang naganap na Salem Witch Trial na talaga namang nakatala sa kasaysayan bilang isa sa pinakakarimarimarim na kaganapan sa history sa naging kasaysayan sa paglilitis at pagsasakdal. Enero ng taong 1962, nang ang 9 na taong gulang na si Elizabeth o kilala sa palayaw na Betty Paris at ang kasama nito na 11 taong gulang na si Abigail Williams ay tila ba nawala ng maigi sa kani-kanilang mga sarili. Ayon sa record ng doktor na sumuri sa 2 dalagita na ang mga ito nagwawala ng bigla. Bigla na lamang ding nagsisisigaw at nagsasalita ng hindi mabuting mga kataga. Ang doktor na sumuri sa kanila ay si Ginoong William Craigs. Ayon sa kanya, walang ibang maaaring kapaliwanagan sa nagaganap sa mga dalagita kundi sila ay biktima ng pangungulam at nasa ilalim ng itim na kapangyarihan. Nagkataon naman na itong si Elizabeth at Abigail ay ang anak at pamangkin ni Samuel Paris, ang punong ministro ng nayon ng Salem. Hindi pa nga nagtatagal ay dumami pa ang mga dalagita na nagpakita rin ng parehong simptomas. Kabilang na sa mga ito ay si Ann Putnam Jr., Mercy Lewis, Elizabeth Hubbard, Mary Walcott at si Mary Warren. Nagpatuloy ang mga simptomas at ang mga tao sa bayan ng Salem ay nag-alala dahil tila ba walang makalunas sa kung anuman ang nagaganap sa mga kinukulam daw na dalagita. Nang huling bahagi naman ng Pebrero, naglabas ng aresto di mandamiento o arestuaran para sa mga sumusunod na kababaihan. Si Tituba na isang alipin ng mga Paris, si Sarah Good na isang palaboy na babae at si Sarah Osborne na isang may edad na ginang. Lahat sila ay inakusahan at itinuro ng mga dalagita na siya daw may gawa ng pangungulam sa kanila. Ang tatlo ay dinala sa tagapag-imbestiga na si Jonathan Corwin at John Hawthorne upang sila ay masusing tanungin at imbestigahan. Kapwa sila isinalang sa tagapaglitis upang sila naman ay basahan ng kani-kanilang mga sakdal. Kasamang humarap sa tagapag-usig ay ang dalagitang biktima ng 3 raw na kababaihan. Habang sila ay nasa proseso ng paglilitis, ay patuloy ang mga ito tila ba hindi normal na inaasal. Ang mga ito ay sumisigaw at nagmumura. Ang kanilang katawan ay tila ba walang kontrol na para nga bang nangingisay-ngisay. Mariing itinanggi ni Sarah Good at Sarah Osborne ang paratang na sila ay may gawa ng pangkukulam sa mga biktima ng dalagita. Sa gulat ng lahat, si Tituba na ang alipin ng mga Paris ay umamin at inako ang ibinibintang sa kanya na paratang. Ayon sa talaan ng kasaysayan o history ng Salem Witch Trial, naginawa ni Tituba ang pag-amin upang maisalba ang kanyang sarili. Ninais nito na siya ay magsilbing impormante para nga naman siya ay makaligtas at mapanatiling buhay. Ayon sa kanyang pahayag na hindi lamang sila ang mga mangkukulam na gumagalaw ayon sa itim na kapangyarihan. Dagdag nito na marami sila na sumasamba sa Diablo. Sa mga narinig ng sambayanan ay kumalat ang balita kahit pa sa labas ng bayan at kahit pa nga sa ibang estado na malapit sa Massachusetts. Habang gumugulong ang imbestigasyon ay parami din ng parami ang mga inaakusahan. Kabilang na dito ay sila Martha Corey at Rebecca Nurse Booth. Sa pahayag na ibinigay ni Tituba, wala ngang sinasanto
ang pag-aresto. Hindi na importante kung ano ka sa lipunan, kahit pa nga ang pinakabanal sa kanilang bayan ay inaresto, inusig, saka ikinulong na tila ba mga kriminal. Ito ay kahit pa nga ang sakdal ay base lamang sa pagbibintang at salita. Kasama rin sa inaresto ay ang 4 na taong gulang na anak na babae ng inakusahan na si Sarah Good. At habang parami ng parami ang mga inaresto, ay parami din ng parami ang mga itinuturo. Kaya naman ang mga mansasakdal ay tila ba hindi na kinaya pa ang dami ng mga inaresto. Mayo naman ng taong 1962, bago mahalal ang gobernador ng estado ng Massachusetts na si Ginoong William Phipps, ay nag-utos na ito na bumuo ang bayan ng isang espesyal na korte upang doon na lamang litisin ang mga inaakusahan ng pangkukulang. Ito ay upang maasikaso pa rin ang mga normal na kaso. Kasama sa mga naging judge o hukom ay sila Hawthorne Samuel, Sewell at si William Stoughton. Unang naglabas ng hatol ang korte para kay Bridget Bishop ng 2 June at sinapit nito ang pagbitin sa leeg 8 araw matapos na ibaba ang hatol para sa kanya. Ito ay naganap sa burol ng gallows sa bayan pa rin ng Salem. Sinundan pa ito ng pagbitin pa sa 5 inakusahan. Ito ay naganap buwan ng Hunyo at 5 pa muli pagsapit pa ng Agosto. Pagpasok na buwan ng Setyembre ay 8 tao naman ang naisakatuparan ang parusa, pareho pa rin sa nauna. 7 sa mga akusado ang pumanaw habang sila ay nasa piitan, habang ang matandang Ginoo na si Gilles Corey naman ay inipit ng bato hanggang sa bawian ng buhay dahil ayaw nitong sumagot at nananatiling tahimik laban sa ipinaparatang sa kanya. Sa patuloy na nagaganap na paghatol at pagpanaw ng mga inaakusahan, ang ministro naman na si Cotton Mather ay binalaan ang mga tagasakdal at hukom sa kalagahan ng mga ebidensya at huwag basta maniwala sa mga pangitain at mga panaginip. Iginiit nito na ang pag-aakusa at karapatan ng mga akusado sa pangungulam ay marapat na kapantay lamang sa mga krimen na kanilang nililitis. Kinakailangan ito ay masusi pang pag-imbestigahan at hindi lamang nakabase sa haka-haka. Dagdag ni Ministrong Mather na mas mabuti pa na 10 pinaghihinala ang mangkukulam ang makatakas kaysa naman mahatulan ang totoong walang kasalanan. At dahil nga sa mga nagaganap na walang awang pagpaparatang at malupit na kaparusahan, ang mga tao ay dahan-dahang nawala na rin ng gana sa pagsuporta sa konseho at ang tagapag-usig at hukom ay opisyal na nga na binuwag. Nang taong 1963, ganap ng pinalaya ang mga natitira pang bihag na inakusahan ng pangkukulam. Dahil sa kasalataan sa kaalaman ng panahon ng sinaunang mga tao, ay madali nilang naibabaling ang mga hindi maipaliwanag na kababalaghan at supernatural. Kaya naman nakalulungkot man ay nananatiling walang katarungan ang mga unang mga nahatulan sa Salem Witch Trial. Si Bridget Bishop, nang ang mga tagapag-usig at hukom sa Salem Witch Trial na nakaharap si Bridget Bishop ay agad namang nakumbinsi ang mga ito. 10 taon na ang nakararaan nang maakusahan si Bridget ng parehong asunto. Ngunit dahil sa kawalan ng ebidensya ay napawalang sala ito. Ayon sa mga testamento, itong si Bridget ay talaga namang nahusgahan dahil sa kanyang kaanyuan. Siya ay kulubot, mahirap at halos hindi maipagtanggol ang kanyang sarili. 10 mga testigo ang sumalang upang mas idiin pa si Bridget. Kaagad na kinatigan ang hukom at hinatulan ito ng bitay ng 10 Hunyo ay dinala ang kawawang si Bridget sa burol. Ito ay sa Salem upang isakatuparan ang hatol sa kawawang matanda. Ito naman ay agad na pumanaw. Si Sarah Good. Sa mga panahon na si Sarah ay napagbintangan, ay unti-unti naman ang nagkakaroon ng alinlangan sa tagapag-usig at sa espesyal na korte na binuo para sa bayan ng Salem. Ang mga tao ay nagsasabi na masyado nang dumepende ang mga hukom sa mga sabi-sabi. Ngunit ganun pa man, nang 28 Hunyo, pagkatapos na mahatulan ng kamatayan, ang matandang si Bishop ay agad pa ring isinunod si Sarah Good. Si Sarah ay dinakip dahil siya ay isa sa
itinuro ni Tituba na kasama di umano niya namang kukulam. Dagdag ni Tituba, nakasama nito si Sarah na lumilipad gamit ang walis at umaaten sa pagpupulong ng mga mangkukulam. At pagsapit nga ng 19 ng Hulyo, dinala si Sarah kasama ang relihiyosang si Rebecca Nurse at tatlo pang mga ginang sa burol ng gallows at isinakatuparan ang hatol para sa kanila, si Susanna Martin. Itong si Susanna Martin ay hindi nakatira sa bayan ng Salem. Sa halip siya ay naninirahan sa Amesbury sa Massachusetts. Katulad ni Bishop, siya rin ay naakusahan ng pangungulam ilang taon na ang nakararaan. At pareho din ng kawalan ng ebidensya, siya rin ay napawalang sala. Ngunit ng taong 1962, isa si Susanna sa itinuro ng mga biktima na sa umano ay ang kumulam sa kanila. Nang ipatawag si Susanna ay ni hindi ito nakilala ng mga biktima at sa kabila nga ng kakulangan sa ebidensya at kawalan ng tamang saksi ng 19 ng Hulyo, ang kawawang si Susanna ay dinala rin sa burol na kasama ni Sarah Good upang maisakatuparan ang walang basehang hatol sa kanya, si Martha Carrier. Sa pangatlong paglilitis ng espesyal na korte na binuo lamang para sa mga inaakusahan ng pangungulam, Agosto ng taong 1962, isa si Martha Carrier sa mga naidagdag sa listahan ng napagbibintangan. Ayon sa tala na ang pamilya ni Martha ay napagbintangan na nagdala ng salot na bulutong sa kanilang bayan, si Martha ay pinuntahan at kasamang pinahirapan ang dalawa nitong mga binatilyong mga anak. Ito ay upang aminin nila ang salang kahit kailan ay hindi naman nila ginawa. Kung ano-ano pang katawagan ang ibinansag dito kay Martha, kasama na dito ay ang pagiging reyna ng impyerno. Nang 19 ng Agosto, si Martha kasama si John Proctor, ang pastor na si George Borrow at ang dalawa pang kalalakihan ay dinala ang mga ito sa burol ng gallows at isinakatuparan ang hatol sa kanila. Si Martha lamang ang natatanging babae na ginawaran ng parusa ng araw na iyon, si Martha Corey. Katulad ni Rebecca Nurse, si Martha Corey ay napakalayo naman para tawaging isang mangkukula. Si Corey ay kilalang debutante ng simbahan. Isa ito sa pinakapipitagang miyembro ng kanilang komunidad. Ngunit nang minsan itong pigilan ang kanyang mister na si Sue Gillis sa pagdalo sa unang paglilitis sa bintang na pagiging mangkukulam ay kaagad itong inakusahan. Isa sa mga biktima ay itinuro si Martha Corey na nagsumpa sa kanya upang siya ay mabulag. Ngunit hindi basta-basta napapayag si Martha sa pagbibintang sa kanila. Ngunit ang pagpalag nito ay ang nagpatindi ng inis ng korte para sa kanya. Ngunit sa pag-ikot ng pangyayari, ang kanyang mister na si Gillis ay idiniin pa itong si Martha. 2 linggo matapos na mahatulan ng kamatayan ang kanyang misis, etong si Gillis naman ay inipit ng bato hanggang sa ito ay bawian ng buhay. Ito nga ay dahil ayaw niyang magbigay ng komento sa mga aligasyon patungkol sa kanya. Nang 22 ng Setyembre, si Martha Corey kasama pa ang 7 mga inaakusahan ay hinatulan at dinala sa burol ng gallows at sila nga ay ang mga huli na nahatulan ng kamatayan. Mga katinagalog, isa sa pinakamadilim na kasaysayan sa ating history ay ang Salem Witch Hunt. Mula ito ng taong 1692 hanggang 1693 ay ilang daang tao ang inakusahan ng pangkukulam. 30 ang napatunayang nagkasala, 19 ang ginawaran ng parusang bitay. Sa bilang na ito ay 14 ang kababaihan, 5 ang kalalakihan. Mga katinagalog, sana po ay nagustuhan nyo ang kwento ng isa sa pinakasikat na pagtugis sa mga sinasabing mangkukulam sa kasaysayan. Sa inyo pong pananaw, tama ba ang ginawa sa mga akusado? Kung oo o hindi, ay isulat lamang ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama na ito po ay basahin. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang mas malalimang talakayan. Ito po si Tinagalo. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay.
Shout out sa iyo. Arcel Sumagbang, Brian Duarte, Pantia Arjan, Karen Joy, The Happy Life, Marisa Sanchez, Eskimo, Raymond Pigdalawan, Carlo Dolente at kay Angeli Rosette Palugod. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang iba ko pang channel sa Facebook at YouTube, ang Ligalig Orange and Friends at Modern Facts. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog sa inyo po. God bless, keep safe, at peace out.